わさぴよとん。わさぴよとん。What's up, Yotong? Kamusta na? This is your boy, Deng, and today we're gonna be talking about how to get your salary galing kay YouTube. Let's go! So, Chong, kung hindi ka paisa sa mga tuto, simple lang ang gagawin mo. Just click the subscribe button down below, Chong. At sa huli, ay magugusta ang pagbibig na Chong. Please, Chong! What's up, Yutong? Another day, another vlog today. At syempre nga, ngayong araw is October 22. So ang gagawin natin ngayon is we're gonna be talking about how to get your salary sa YouTube. Okay? So, nandito tayo ngayon sa Quezon City Circle. Dito ko isushoot yung ibang clips para sa video na to. Pero ang main course ngayon is kung paano nga ba natin makukuha yun nga, yung salary natin sa YouTube. Ano yung mga kailangan mo at ano ba yung mga bagay na ginawa ko para makuha yung salary na yon. Hindi ito yung first time na kukuha tayo ng salary sa YouTube. Pero hindi ko na i-disclose yung una kasi di naman ako nakagawa ng video doon. So yung ngayon lang muna. Siguro mas maganda habang naglalakad ako is sabihin ko na sa inyo paano, no? Una sa lahat, ang ginawa ko is nag-create ako ng YouTube account. Malamang, kailangan yun. Pangalawa, nag-create ako ng video. At syempre, in-upload ko yung video ko. So, pangatlo, kailangan mong i-hits yung mga goal na makapag-monetize sa channel mo. Asa na ba ako? Nahanap ko yung way papunta dun sa... Wait lang guys, wait lang guys. So yun na nga, buong akala ko naligaw na ako. Grabe. Yun, going back to the topic, pangatlo, kailangan mong ma-hit yung mga goal na iseset ni YouTube para makapag-monetize ka ng... O, diba? Monte na tayo, sir. Na tayo nyo. Okay. So yun, balik tayo sa topic, no? Pangatlo, kailangan mong ma-hit yung goal na iseset ni YouTube para ma-monetize yung channel mo, which is the first one is yung unang 1,000 subscriber, kailangan mo yun. Pangalawa is yung 4,000 watch hour. So yun yung mga requirement ni YouTube para makipag-partnership ka kay Google AdSense. Si Google AdSense, siya yung magbibigay sa kanila manggagaling yung advertisement na mailalagay mo sa video mo nang sa ganon is magsimula ka ng mag-earn sa YouTube. So ayan guys, nandito na tayo sa Quezon City Circle. Ayun yung iconic tower ng Quezon City Circle. So ayan, wala naman tayong gagawin dito, ikot-ikot lang tayo. Going back to the topic, kapag na-hit mo na yon, tapos na-set up mo na yung Google AdSense mo, that's the time na pwede ka na maglagay ng advertisement sa video mo. Nakapagod bang lakad? Maghanap muna tayo ng upuan. So ayan guys, going back to the topic, ayan nga nasa likod natin yung iconic tower dito sa My Circle. Kaya ewan ko, dedicated ata to para kay Manuel L. Quezon. Yun na nga, kailangan mo munang ma-hit yung pinapagol ni YouTube, which is yung first 1,000 subscriber mo and then yung 4,000
watch hours mo. That's the time na pwede ka na makipag-partners partnership kay AdSense para ma-monetize yung channel mo. Kasi si AdSense po ang magbibigay ng sweldo through commercial na ilalagay mo sa video. Yun, hindi nga easy yung pagkuha ng first 1,000 subscriber. Pero ako, ginawa ko lang naman guys eh. Tapos pinag-aralan ko yung process. Lahat ay nasa process guys. So, trust the process, sabi nga ni Boss Paolo Tomenes. And then, yung 4,000 watch hours. Hindi lang yun, kailangan mo na ma-hit yung threshold nila na $100 bago mo makuha yung sahod mo sa YouTube. So, paano ba yung conversion niya? On my own experience, every time na magkakaroon ako ng 1,000 views sa bawat video ko, ang pinaka-max na pumapasok sa akin na dollar amount is $1. So, ibig sabihin, kailangan mo ng at least over 100,000 views sa video mo na papanoorin nila yung commercial mo, hindi nila i-skip, nang sa ganon magkaroon ka ng kita sa YouTube. Once na na-hit mo na yung $100 threshold ni AdSense, that's the time na ilalabas ni AdSense next month. Let's say for example, this month, October, na-hit mo siya in the middle of October. Ang cut-off ni AdSense para sa sahod mo is every 30th or 31st of the month. So, ibig sabihin, hindi mo pa siya makukuha ngayon. Kuwari, na-hit mo yung first $100 mo October 15. Pero ang cut-off kasi nila is every katapusan. So, katapusan pa ng October, ma-apply yon sa payment mo sa may AdSense account mo. And then, next month, November 22, that's the time na ilalabas nila yung pera mo. Marami ding payment method sa Google AdSense. Yun, una nga sa lahat, pwede kang magpasenda lang sa Western Union yung gamit yung pangalan mo. Tapos, pwede mo na lang ipasend through check sa address nyo mismo yung sasahurin mo, or pwede ding bank-to-bank transaction. Pero parang sa bank-to-bank ata mas matagal yung time na kakainin niya bago mo makuha yung sahod mo sa YouTube. So, in my case, sa Western Union ko siya kukunin. Doon nga tayo pupunta ngayon, and then babalik tayo dito. And we're gonna talk about more about paano ba makuha yung sahod sa YouTube. So, tara! So, ayan guys, Western Union na nga tayo. Ayan, fill up muna tayo ng form. Ayan, binibilang na ni ate, no? Kinukompute na nila yung sasahurin natin ngayong araw. So, ayan, antay-antay lang tayo dito, no? Sinasakto pa nila. Kinukompute pa nila kung magkano. Ayan, in my case, wala tayong primary ID. So, company ID lang bibigyan natin and PIN. Pirmahan na. So, ito ang kabuuang sahod ko ngayon, kasi na-hit na nga ulit natin yung threshold sa YouTube. Ayan, $112.92 siya. Peso conversion niya, ayan, 5,719. May binching ko pa. So, ayan, ayos. So ayan, tapos na nga tayo dun sa pagkuha natin ng sahod sa YouTube. So kung nakita nyo, teka lang, baka magkamali ako nang sasabihin. Ayan yung conversion ko. Pinakita ko na to kanina. Ang conversion ko is 5,719 pesos. So yun yung sinahod natin ngayong October 22 galing kay AdSense. So, ayan, it takes over 100,000 views para makuha tong gantong pera. So, yun guys, ano ba yung mga kailangan mo kapag kukunin mo na yung pera mo
sa Western Union. Una sa lahat, kailangan mo talagang antayin yung ika-22 ng month. Nagre-reflect kasi siya sa AdSense payment mo. Every 22, alas 12, impunto ng gabi, alas 12, impunto ng midnight, papasok na siya automatically. Makikita mo na yung transaction mo, yung code na kailangan mo para makuha yung pera mo sa YouTube. And then, nga pala, kailangan ni Western Union yung information about dun sa payment, yung code ng Western Union or basta yung money code, kailangan yun, money transaction code ata yun. Basta yun, yung money transaction code, kailangan mo yun, and then kailangan mo ng valid ID. When you say valid ID, ang kailangan mo is yung mga driver's license, police clearance, ano pa ba? Basta yung mga valid ID talaga. So, yun yung mga kailangan mo para makuha yung sahod mo sa YouTube. So, yun lang guys, no? Hindi ko na patatahabain pa tong video na to. I just want to say thank you to all of you na nanood at nakatulong sa akin para makakuha ulit ng sahod sa YouTube. And huwag kayong mag-alala kasi sisimulan ko na ulit ngayon yung pagbablog. Sisimulan ko na ulit yung mag ukay-ukay shoes or kahit anong vlog basta about sa sapatos. Gagawin natin yan and minsan sesegue din tayo ng ibang content. So abang-abang na lang kayo. I'll make sure na magiging maganda lahat ng mga susunod na video natin. So hanggang dito na lang guys. Like, share, and subscribe. Tito Tong out. Peace out. And bye.